Good morning po mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML. So yun nga po, mag-voice over na naman po ako ngayon habang kami po ay papunta po dito kay Nanay Lenny at kay Tate Jesus, dahil yun nga po, bigla na naman pong nawala ng sounds ang aking cellphone. Kaya heto po tayo ngayon at pagpasensyahan nyo na po ang aking pag-voice over. At yun nga po, papunta nga po tayo sa mag-asawa na pina-repair po natin ang bahay para ma-update po natin yung pinagawa pong natin na kusina, kung okay na po at buo na po. So tara po mga kalingap. Ayan, at sa pagkakataon nga pong ito mga kalingap ay medyo nahirapan nga po ang tricycle na makaahon po sa daan. Kaya yon, maglakad na lang po muna ako papunta po kay Nanay Lenny at kila Tate Jesus. At eto na nga mga kalingap, tingnan nyo naman, wala po talagang sounds ang aking intro. Ano, dahil hindi ko nga po alam kung ano po nangyari dito sa ating cellphone. Pero yun nga po, sa akin pong intro, syempre pinapaalam ko po sa inyo na papunta pa nga po tayo sa isa po sa mga beneficiary ko na talagang nabago din po natin ang buhay mga kalingap. Kaya yun, sana patuloy nyo lang po suporta ng aking YouTube channel, Maria Ligaya Vlog, at pati na rin po ang channel ni Kuya Santos Matubang at Edna Vlog Kalingap Rab at ang buong Kalingap team, dahil wala po kaming ibang hangad kundi ang makatulong po sa napakarami po nating beneficiary mga kalingap. So wag na po natin patagalin mga kalingap, mga kaligaya, tara na po at bisitahin na po natin sila. So ayan nga po mga kalingap, andito na nga po tayo sa pinagawa po nating house repair sa bahay at kusina po nila Nanay Lenny at ni Tate Jesus. So ayan, hanapin po natin sila kung nasaan po ang mag-asawa mga kalingap. For sure po, busy na naman po ang mag-asawa. Teto nga po si Tate Jesus, nadatnan nga po natin siya na nagagamas, nagbubunot po ng damo. Ayan, at pasensya na po kayo, wala po talagang sounds, hindi nyo po maririnig ang kanyang boses. At yun, ito na nga po yung bintana po ng pinagawa po nating kusina mga kalingap. So ayan po, oh, malayo-malayo na po sa dati mga kalingap. At hindi na nga po tinanggal yung pader na simento kasi yun nga, ayaw po ang patanggal na mag-asawa at sayang naman din daw po. At ayan na nga po yung loob mga kalingap, talagang maayos naman po yung pagkakagawa. At ayan, may pusa pa nga po na nakadungaw sa bintana mga kalingap. So tara, balikan po natin si Tate Jesus at kumustahin po natin siya. Kaso yun nga lang po, sayang po yung pag-interview natin sa kanya kasi hindi nyo po maririnig ang kanyang boses. Pero yun nga po, syempre po sa una po kakamustahin po muna natin si Tate Jesus. At sabi naman po niya ay okay naman po sila. At eto nga rin po si Nanay Lenny, ano, nasabi niya nga po ay para na nga daw po siyang loki. At nadatnan ko po na pawis na pawis at talagang gulo-gulo po ang kanyang buhok dahil umagang-umaga pa lang po ay ito po talaga ang kanilang pinagkakaabalahan. Nagwawalis po sila sa buong paligid. At ayan, pasensya na po talaga, mula po umpisa hanggang dulo hindi po ako nag-alam. Ay, si tatay. So yan, ganyan po talaga si tatay, napakakwela. Ano, hindi nga po ako nag-alam na wala po palang sounds ang aking vlog na ito. Ayan, naiinis nga rin po ako mga kalinga pero wala po akong magagawa. Kaya ngayon po ay nag-voice over na lang po ako. Ano, ate, papaliwanag ko na lang po sa inyo kung ano po yung naging interview ko po sa kanilang mag-asawa mga kalingap. So ayan nga po mga kalingap, mga kaligaya, mga ka-ML, kung matatandaan nyo nga po, ito po si Nanay Lenny. Hindi po ako nagkakamali, 80 plus na po or 70 plus na po yan si Nanay Lenny, pero napakalakas pa rin po talaga at talagang mabalasik na mabalasik pa po ang kanyang pangangatawan mga kalingap. Sila po ay mag-asawa na talagang napaka-sweet po sa isa't isa. Kaya naman po nang atin pong pina-repair ang kanila pong bahay, eh talagang masayang-masaya po sila. Ano? At lalong-lalo na po nang dumating po sa buhay nila si Ate Laida at ang team kalingap, talagang yun, nagpapasalamat po sila ng sobra dahil napakatagal po namin itong inintay na mabago ko po ang buhay nila mga kalingap, sa pamamagitan na rin po ng mga sponsors at mga viewers, supporters at
patuloy pong nagsusuporta sa Team Kalingap. At yun nga po, sana marami pa po tayong senior citizen na gaya po ni Nanay Lenny na atin pong matutulungan, na talagang wala pong kakayahan sa buhay na makapagtrabaho at makapagpaayos po ng kanilang bahay. At yun, bali, sama nga po ako ni Nanay sa loob po ng kanilang bahay para maipakita na po ang loob po ng kanilang kusina at ang loob na rin po ng kanilang bahay, kung ano na po ba yung sitwasyon ng kanilang bahay. So bali, tinanggal na po dito yung lamesa na nakalagay dati dito po sa balkon po nila. At ito po yung Dora box na pinagkaloob din po ni Ate Laida sa kanila para may malagyan po sila ng mga damit, mga kalingap. At yun, ito po yung bawat kwarto po nila, mga kalingap. Tigi-isa po silang kwarto. Ayan, para po dun sa apo nila na dalagat binata. At eto na po ang kusina na atin pong pinagawa, mga kalingap. Ayan, so magandang naman nga po yung pagkakagawa, mga kalingap. Talagang pulidong-pulido po. Talagang napaka-presko po, mga kalingap. At yan, bali yung pinto po, medyo nahuli po kasi hindi pa po nabilhan po ng bisagrat. Ayan, meron din po silang lababo, mga kalingap, na ginawa po para sa kanila, para kahit pa paano po makapagugas po sila ng maayos na ng plato. At ito, nilagyan din po ng alulod yung pong dulo po ng kanilang bubong para kahit dyan po dadaloy po dyan yung patak po ng ulan once po na umulan. Ayan. Buti nga po naisipan din po ng ating karpintero na lagyan po ng ganyan, mga kalingap. So nagpapasalamat din po ako sa mga karpintero na walang sawa pong tumutulong din po sa akin sa kabila po ng matinding init, ulan, talagang sinisikap at ginagawa din po nila yung kanilang trabaho, mga kalingap. At buti nga po, ginawa na nga rin po sila ng lababo, mga kalingap, para yun, makapagugas po sila ng maayos. At yun nga, dati naman po talaga silang may lababo, pero simento po yung dati kumpara po ngayon, mga kalingap. Pero para po sa akin, okay na okay po yung kanilang pagkakagawa at napaka-presko nga po. At lalo na po itong bintana nila Nanay Lenny ay talagang napakaganda po. Talagang mararamdaman mo po na nasa probinsya ka, mga kalingap. At yun nga, sinasuggest ko po kay Nanay na yun nga, sana po ay malagyan niya din po ng kortina. Natutuwa po ako kasi malinis po ang kanilang kusina, ang mga kalingap. So yun, ayan, pulido na po yung pagkakagawa po ng bubong. Pinili po nila na pawid na lang po yung ilagay na bubong sa kusina kasi mainit daw po kapag sa kusina ay yero po ang ating nilagay. Kaya minabuti po nila na pawid na lang po, mga kalingap. At yan, damay na nga rin po dyan, pati po ang bubong po sa CR. At yun, so yan, lalabas na nga po muna kami ni Nanay Lenny. At yun, para makalanghap po ulit ng sariwang hangin. At medyo mainit din po kasi sa loob, gawa po ng sobrang tirik na tirik po ang araw ngayong pagpunta po natin. At yan, marami nga po ditong itlog at alagang manok si Nanay Lenny at si Tata Jesus, mga kalingap. Yan nga po ang mga pangunahing alaga po nila dito sa paligid. At yan, balikan po natin si Tata Jesus, mga kalingap, para yon ihatid din po ito, talagang ayuda po para sa kanila, bigas po at munting grocery, mga kalingap, dahil alam ko po nahirap din po sila sa pang-araw-araw dahil yun nga po, wala naman po silang ibang inaasa kundi ang kanila pong mga pananim, mga kalingap. Gaya nga po ni Tatay, nabanggit niya po kanina na yun, naglagas daw po siya ng nyog or buko para nga po may pabili, at wala nga daw po silang bigas, mga kalingap. Kaya sakto po talaga yung ating pagpunta para maihati din po itong munting ayuda po na aking nakayanan, na yun, nagpabigay din po si Ate Laida para po sa aking pang-ayuda. So maraming
Ayan, marami salamat po, Ate Laida. Dinagdagan ko na nga lang din po para yun, mas makatulong po kay Tatay Jesus. At yun, kitang-kita nyo naman po na talagang yun po, hindi po nila ito inaasahan at masayang-masaya po silang mag-asawa. Dahil yun nga po, wala rin naman po kasi talaga daw ibang tumutulong sa kanila kung hindi po ako, mga kalingap. Dahil si Nanay Lenny, ang kanya naman po mga anak ay talagang hirap din po sa buhay. Kaya talagang yan, napakasaya po ni Nanay Lenny kahit wala nga pong ngipin si Nanay, ay talagang hindi po siya nahiya na tumawa at ilabas po ang kanyang kasiyahan, mga kalingap. Pati na rin po si Tatay Jesus. Talagang masayang masaya po sa ating munting ayuda. Talagang nagpapasalamat po siya sa akin at sa Team Kalingap at kay Ate Laida. Na talagang yun po, hanggang ngayon po ay hindi ko po sila binibitawan kahit na po wala po silang views o may views, eh talagang isa po sila sa napili ko pong beneficiary na mabalik-balikan po, mga kalingap. Dahil napaka-deserve po talaga nila, mga kalingap, na matulungan po. Dahil yun nga po, talaga nagmamahalan po sila at talaga namang yun, punong-puno po ng pag-asa ang mag-asawang ito, mga kalingap. Kaya sana po sa mga nanunood po ng aking channel, ayan, sana huwag po kayo magsawa sa pag-vlog ko po sa mag-asawang ito. At shoutout din po kay Kuya Raymond Agus Vlog, dahil na-vlog nga rin po niya ang mag-asawang ito dati nung siya po ay nandito sa Daet, mga kalingap. At yun, kaya talagang nagpapasalamat po ng sobra-sobra si Nanay Lenny. Dahil yun nga, talagang hindi niya po inaasahan ang mga biyayang dumating po sa kanila ngayong taon ng 2024. Ayan. So sana po marami pa po tayong beneficiary na mabago po ang buhay, mga kalingap, gaya po ng mag-asawang ito. Dahil yun po ang aming adhikain, mga kalingap, ang makatulong po sa mga taong nangangailangan. Lalong-lalo na po sa mga senior citizen na gaya po nila, na talagang wala na pong kakayahan na makapag-trabaho, mga kalingap. At sa punto nga pong ito, mga kalingap, ay parang kinilig pa po si Tatay Jesus kay Nanay Lenny. Ayan, ganyan na ganyan nga po sila, mga kalingap. Talagang young at heart at talagang kinikilig pa rin po sa isa't isa, mga kalingap. So yun, thank you po sa pagtsatsagan nyo po sa panunod po sa aking vlog na ito. Kahit na yun nga po, nagka technical error po sa ating sounds. Ayan, nawalan po ng sounds ang ating cellphone kanina. Hindi ko rin po alam kung bakit. Siguro dala na rin po ng kalumaan. Kaya heto po, mga kalingap. At ginawa na lang po natin ng paraan para may upload ko pa rin po ang aking charity upload, mga kalingap. Dahil yun nga po, bilang pagsunod na rin po sa rules and guidelines po ng Team Kalingap. Ayan, at yun, muli nga pong nagpapasalamat ulit si Tata Jesus sa dinala po nating ayuda para po sa kanila. Masayang-masaya po siya, mga kalingap, dahil walang-wala na daw po talaga silang bigas, mga kalingap. At hindi na naman po alam kung paano po sila magkakaroon at makakabili. At yon, pero dahil kapon nga daw po ay nabanggit ko po kanina na naglagas po siya ng buko or nyog, eh yon, dadagdagan na lang daw po niya itong bigas na akin pong binigay sa kanila para yun po. So ayan nga po, mga kalingap, mga kaligaya, bali pa uwi na po ako at ng aking asawa. Ano, galing po tayo kay Nanay Lenny at kay Tatay Jesus. Tapos na nga po natin silang interviewin at yun, ibigay po ang munting ayuda na galing din po sa ating YouTube channel at pati na rin po kay Ate Laida. Ayan, maraming salamat po at pati na rin po sa Team Kalingap at sa patuloy pong nanonood ng aking bawat charity upload. Maraming salamat po. Sana patuloy nyo pa rin pong suportan ang aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-like and share, mga kalingap, ay talagang nakakatulong po kayo sa amin pong bawat upload. At lalong-lalo na po sa hindi po pag-skip ng ads, mga kalingap, sobrang thank you so much po. At yon, sana wag po kayong magsawang patuloy na suportahan ang founder po ng Team Kalingap na si Kuya Bas Santos Matubang at Ed na Vlog Kalingap Proud at ang buong Kalingap Team.